Yo, what's up sa mga katsurpangan, sa mga kamartes ko dyan? It's me again, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan. Huwag mo nang ipagdamot. Charot-charot. So our vlog for today is we're going to do Q&A. Ito yung mga iniwan nyo na katanungan nyo about sa mga jewelries, about sunlap update na vina-vlog ko. Ayan, so keep on watching. YouTube channel. So, continuation lang ito ng aking na-share last time na Q&A. Kaya, same pa din yung aking damit. Hindi na tayo nagpalit. Charot. Kasi mahaba na yun. So, tinuloy ko lang and inalis ko na lang yung tali ng aking hair. So, para mag-iba yung aking face lock naman. Ayan. Kasi magtaka kayo, oh, same pa rin yung damit niya. And yes, talaga hindi ako madamit. Ay, hindi ako yung pala, ano, basta makagawa ko ng vlog yun na yun. Charot. So, wag yun ang pansinin. Kahit same na vlog, same pa rin yung damit ko. Basta. Ayan, so start na natin, you know the drill. Ito yung gagawa tayo ng 10 to 13 minutes. Shoutout ko yung mga comment nyo dyan. So start na natin para makarami tayo. Galing kay Blessa Brella. Ayan, so shoutout to you. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Pwede po malaman name ng seller ng inorderan mo ng lightweight necklace. Thank you. Ayan, so ito po kay, yung kinomenta niya na ito is, galing po yan kay FFL. Ayan. I-search lang sa Facebook, lalabas yan. Kasi malaki naman yung page nila. Okay. And next is galing kay Mira Meres. May! Mira Meres Vlog. Ayan. So, shout out to you. Madam Cebuana Appraisal naman po. Salamat. So, meron na po akong update ng Sanla kay Cebuana. Kasi itong kinuminta niya is Villarica Sanla update. So, yun yung sabi ko. Kaya may at least monthly nag-update tayo ng Sanla update. Kasi may mga nagre-request talaga. And may mga solid fans ng iba't ibang mga phone shop. Kahit nagtaas si ganito, gusto pa rin nila kay ganito. Ganun. Kumbaga die hard sila. Ayun. Meron na po. Check nyo na lang po. Thanks for watching, Madam May. Next is galing kay Jenny Rose Jonsai. Ayan, so shout out to you. Kaya parang ayaw ko magsanla sa Villarica kasi binubutasan nila eh. Ayun. So comment niya ito sa sanla update natin na Villarica. Yes, ganun talaga yung the way they test our jewelries. Ayan. Gumagamit sila ng tuldok ng bullpen and then papatakan nila yun ng acid para ma-check kung sa loob is pure gold kasi minsan marami na daw scammers na yun nga lalo daw yung mga hollow na mga lahas is hinati yung jewelries and then nilalagyan, pinapalaman nila ng something metal sa loob para bumigat yung alahas pero yun ay bakal lang tanso, hindi siya real gold. Yun yung reason. It happens yata kaya ganun na yung the way they appraise our jewelries. May tuldok, okay? Unlike to the other pawn shop na hindi. So, choice nyo po yun. Pero sa ibang pawn shop naman is na-appreciate nila how Villarica tests our jewelries. Kasi nga, sabi nga nila is talagang ano, na-test na talaga. Kasi yung sa kanila is parang kinukuskus lang sa black stone and then to test sa acid, ganun. Ayun. So, next is galing kay Joe. Shout out to you, Ma'am Jo. Sabi niya, Ma'am, na-try niyo po ba hardware jewelries pa-appraise kay Villarica? Yes po, na-try ko na, pero hindi sila nagtatanggap ng mga ganyan as of now. Ibig sabihin, or sinabi nila, is marami na daw silang natanggap na ganon. So, yun lang ang ayoko kay Villarica kasi may mga specific ano sila na hindi tinatanggap and ina-accept nila. Ayun. Kasi nga, marami silang tanggap, maraming subasta na hindi na benta, hindi na dispose, ganun. Ayun, so, hardware, try mo na lang sa mga ibang pawn shop kasi sa ibang pawn shop talaga, ina-accept nila, walang problema, kahit anong design, kahit anong ano, ina-accept nila in my case. So, pag hindi tinanggap ni Villarica, dinadala ko sa iba, okay? Galing ito, next is galing kay Utivu. Jovito kasi ito, balibaliktad pa kasi pinapahirapan pa ako magbasa. Galing kay Jovito or Jovito. Siya rin yung nag-request ng Villarica Pawn Shop or siya yung nagmarites sa akin na tumaas yung appraisal ni Villarica. So, nung may in-update na ako, nandyan na siya agad nag-comment. Mataas na po talaga noon pa, sabi. Saan po branch ng Villarica? Ayun.
So, wala kong ano doon. So, thanks for watching. And, pa-update ulit next time, Sir Jovito. Sabihin mo sa akin. Comment down below. Next is galing kay Marcos. Marco Solor. Balibaliktad. Basta, i-flex ko na lang dito. Salamat sa pag-update, Ate Beth, at sa pag-reply sa message. Great content. So, thank you. Ayun. Salamat din sa non-stop supporting me. Kahit nga sabi ko, nagkandahalo-halo itong aking content, is nandyan pa rin kayo na sumusubaybay sa mga vlog ko gaya nito. Next is galing kay Ilocana in Holland. Ay, pagpasensya niyo dyan, Dilak, natangkan talaga di pronunciation ko. Ayun. So, maganda talaga mag-invest ng alahas kabsat. Tumataas ng value. Yes, tumpak. Yun yung sinasabi ko na gold is the best investment. Sa nakaka-relate lang ha. Kasi yung iba is hindi nila nagigets kung paano mo kumita daw sa mga alahas. Ayun. Eto yung nag-invest ka, ibig sabihin mga ilang taon nang nabili mo yung alahas. And now, pwede mong ibenta, nag-times 2 na. Benta mo, times 2 na yun. Sa pawn shop kasi is hindi pa. Ayun. Next is galing kay Sharina Tapiro Reynolds. Dati na ito. Shout out to you. Kumusta na po kayo? Thanks sa update, sis. Saan sa Baguio yan? Pinagsanlaan mo at nang makapagsanla din pagbakasyon namin dyan sa Pinas from Australia. Thank you. Basta punta po kayo dito sa Baguio. Same. Basta punta kayo ng Baguio. Yun na yun. Kung ano makikita nyo ang pawn shop, same lang din. And by that time, siguro na pag-visit nyo dito is baka mas tumaas pa, okay? So, thanks for supporting my YouTube channel. Ayan, ingat kayo dyan. Next is galing kay Fabeline Alayson or Alayson. Mataas talaga, Villarica Pawn Shop per gram. Kuha nila sa sinanlak ko, fees ni Papa Jesus, 1,200 kuha nila sa God. Balik kuha nila sa per gram, 3,330 pesos. Bawing-bawi ko na kasi bili ko noon 2,800 per gram. 1.3 binawasan ng Villarica. Ginawa nilang ng 1.2. Oh my God, ang taas. So, di ba? So, imagine that mas mataas pa yung binigay ni Ma'am Fabeline na per gram ng 18 carats. 3,330. Aba! And yes, oh, di ba? Talagang magandang mag-invest sa mga last kasi nabili niya nung 2,800 pa ang program ng 18 carats. And now, super duper expensive na po. Yun yung sinasabi ko na maganda mag-invest sa mga alahas. Pero yun naman, yung taon-taon na talaga. Hindi yung binili mo ngayon is gusto mo kumita ka na pagdalin mo na sa pawn shop. Hindi ko ma-explain yun, charot. So, next is galing kay Knights, Shara. Ayan. So, basta flex ko na lang yung pangalan niya dito, ha? Kasi yung binibigay ni ang price talagang tumataas, bumababa. Dumidepende sa world market ng gold ang price. Hindi fix, oras-oras nag-iiba ang price, pero di ganun kalaki. Pero taon-taon, sure, nagbabago. Either tumataas or bumababa. SOP talaga yan, kinukuskus sa black stone for acid test. Yung kinukuskus sa, yes po, very true. Yung kinukuskus po sa black acid, yes po. Talagang SOP yan talaga para i-check nila yung mga alahas natin. And yung mga, itong sinabi niya na either bumababa. So far, in my experience, yearly po tumataas. Hindi ko pa siya na-experience na bumababa, okay? Na yung gold ko is ano, kaya nga may sunlock update ako monthly or yearly na nga, is i-check nyo, tumaas po, wala pang bumaba, okay? So talagang maganda po mag-invest sa mga lahas. Yung bumababa, wala pa. So sa mga naka-experience dyan, comment down below na lang po, okay? So thanks for sharing. And may time pa ba? Yes. Galing kay Laika Joy. Shout out to you. Mababa nga po talaga yung appraise nila pero sa lahat ng pawn shop na pinagsanlaan ko, sila ang pinakamababang interest rate. 2.5 lang. Comment niya ito sa BHF. Yes. Tama naman po. Sila yung pinakamababa and pinakamababa rin po ng interest. Meron pa ngang 1.5, di po ba? May 1.5 sila pero ewan ko kung ano yon. Pang 1 year ba or 6 months? Yes, mababa nga sila, mababa rin yung interest. Tama naman po. So, thanks for sharing. Next is galing kay Joey. Shout out to you, Sir Joey. Ma'am, ask ko lang po, magkano po kaya ang bentahan ng 21K Saudi Gold
Marami po kasi at iniisip ko po, bebenta o isasanlan na lang, mga bago po talaga, never nagamit. Gamitin nyo po para ma-enjoy nyo rin yan, kasi nagamit man yan, nagasgas man yan, ginto pa rin yan. Ibenta nyo po, kung marami po yan, idigagawa kayo ng online selling nyo. Ayan, uso na po yan, online selling nyo sa Facebook or sa TikTok. Uso na po yan, ibenta nyo online, mas mahal po. Pagsasanlaan po, hindi nyo po mababawi agad or makukuha agad-agad yung gusto nyong pricing. Okay? Pag ibenta kasi at least, ikaw na magbigay ng presyo, igagaya mo sa ibang nagbibenta ng online gold sellers. Ayun, kunin mo yung price nila. Ayun. Benta mo na lang po online. And next is galing kay Moss. Basta shoutout ko na lang. Ay, ilagay ko na lang dito. Paano magtubos ng hindi sa'yo ang signature? Salamat po. Ay, eto comment niya ito sa update. Paano magtubos? Yung resibo po is, kung hindi sa'yo, gusto mong tubusin. It's like, for example, sa kapatid mo yung resibo na yun, ipapasignature mo po yung nasa likod. Ayan, and then papagawa ka po ng, anong tawag na doon? Papagawa ka po ng authorization letter sa may-ari nung nasa resibo na yan, yung nakapangalan sa resibo na yan. Papagawa ka lang ng authorization na sasabihin niya, pinapatubos ko yung alas ko kay ganito, ganyan, and then signature, and then I think magpa-xerox ka ng ID niya, and then pa-signature mo yung resibo nung papel de ahensya na yan. So, ganun po, okay? And pwede po diretsyong punta sa pawn shop na yan, and then ask, libre po mag-ask. Ayan. Ayan, yung iba kasi natatakot sila. Next is galing kay Akira. Akira May Katuji. Ay, ewan. Okay lang po ba sa Tambunting pawn shop? OMG. In my case, hindi po. Kasi yung Tambunting ngayon, dito sa amin is upline. Upline lang ni Palawan. Ayan. So, kung, at saka mababa. Mababa yung appraisal nila dyan. So, choice mo yan, ah. Pero mababa po. Yun na lang yung masasabi ko. Mababa po ang appraisal ni Tambunting. Okay? It's better. Dalhin mo lang sa mga ibang pawn shop. So, yan lang po muna ang aking nai- shout out. Okay, ano, eh, last muna natin to, may time pa ba? Galing ito kay Lihan. Mataas nga po, Villarica, dito sa Las Piñas, 18 carats, 3,200 pesos to 3,250 pesos per gram. Yay! Thanks for sharing. O, diba? Ayan, mas mataas pa sa location nyo kisa sa akin. Ayun, so, depende rin talaga sa location and sa mga alas minsan. Okay, so that's it for today's vlog na Q&A natin. Comment kayo ulit sa baba para may mai-shoutout tayo next time. Ayan. So, bye! Thanks for watching and God bless! You know the drill!